Simple lang po ang misyon namin dito pagdating sa pag-handle ng mga labor cases. May magsusumbong na mga magagawa at isinusumbong yung kanilang employer. Tatawagan po namin yung employer, pag-usapin sila. In the end, pagkikiusapan yung employer na kung pwede ituwid yung kanilang pagkakamali. At sa harap ng dole, magkakaayusan ang both parties. At kapag nagkaayos na, end of story. Very simple, di ho ba? Hindi komplikado. Marami na po kaming nasolve ng mga problema sa ganong klaseng sistema. At maraming beses na rin kami pong nagpasalamat at pinuri yung mga employer na nakipag-cooperate sa simple sistema namin yan. However, meron po kasing isang kumpanya sa Kawayan City, Isabela, na sobra pong pagkatigas ng ulat, nagmamayabang to the point na ininsulto po kami at ang CIS sa pamagitan ng pananakit sa aming complainant. Pinalaki po nila ang problema. At dito po sa amin, sanay po kami sa away. You want war? We'll give you war. Yan po yung kasabihan namin palagi dito. So mababalik tayo ngayon sa part 3 nitong matapobre at mapangaping angkan sa Isabela. At ang tinutukoy ko po ay itong sina Jesus Talavera, Gabriel Talavera, Christopher Talavera. Now, umpisahan ko sa pamagitan ng pagsabi sa inyong lahat na itong si Christopher Talavera, 2016, muntik-muntik na po siyang mahuli, masilo ng PDEA Region 2. Nakatakas lang daw po ito. Nakalundag at naiwan yung kanyang driver, the full name mamaya sa pag-interview natin sa PDEA. Now, noong ini-entrap nila sa isang bypass operation, itong si Christopher Talavera, madulas daw ito at nakatakas. Kaya nagkaroon ng ratratan. Naratrat yung kanyang sasakyan. And then, later, rumes back yung Kawayan SWAT. Muntik na magkaroon ng mis-encounter sa pamagitan po ng PDEA at ng PNP Kawayan. Dahil sa drug case na kinasangkutan ni Christopher Talavera, yan po ay confirmed. Kinumpirma po yan sa akin kagabi ni PDEA spokesperson Derek Carrion. Mamaya, makausap natin si Derek Carrion para sa iba pang detalya. At meron pa talagang isang drug case itong si Christopher Talavera na kinakalkal namin tungkol doon sa Caloocan na meron din ganong insidente katulad sa Kawayan. I told you so, Christopher Talavera, supot ka pa para kalabanin ang AXIS at kalabanin kami. Magpatuloy ka muna bago ka lumaban sa amin. Now, at any point in time, ikaw ay sumurender at binayaran mo na ang mga complainant namin, nakipag-usap ka sa mga complainant, pagbayaran mo yung mga ginawa mo against sa aming complainant at against sa inyong mga empleyado, then we will consider this as case closed. Walang reklamo, walang kaso. Now, dahil inupisa mo, you draw the first blood, isang drum na dugo ang ibubuhos namin sa iyo. Hindi ako nagbibiro. Andito ngayon, mga taga-Kawayan City, Isabela, sa panguna ni KD. Ayan, siya po yung coordinator ng AXIS sa Kawayan City, Isabela. At sa left side ay mga complainant from Kawayan City, Isabela. Sila po, idol, ay si John Ray Gomez, Ariel Garcia, Sheila Marquez, and Tita Agustin. Isinakay po namin sila sa aeroplano kaninang umaga para makadalo rito upang makapagsumbong at maikwento yung mga pangyayaring iba pa hinggil sa kanilang reklamo laban sa Talavera. Now, Odette, subukan mo tawagan yung mga Talavera para maging patas naman tayo rito at hindi nila masabi na tayo'y bias. Lalo na itong may-ari ng Talavera, si Don Talavera. Kung gusto nila magsalita, walang problema sa atin. Gusto natin mapakinggan yung kanilang side kung ano yung gusto nilang sabihin. Now, Kay, ano ang development? Balik kahapon po, idol. Nag-file na po tayo ng case sa City Prosecutor's Office. Okay. Laban po dun sa tatlo. At yung kaso yung isinampa ay physical injury. Physical injury. Kumusta naman yung sitwasyon nyo sa inyong office? Kasi nung last time makausap kita, nabanggit mo sa akin na mayroong mga nag-aaligid-aligid ng mga kalalakihan. Opo. So far po, idol, okay na po siya dahil nagdagdag po tayo ng isang security pa. At ipinangako ko po kay Kay na mag-hire po kami ng private VIP security, meaning magkakaroon ka ng bodyguard. At kayo na sa AXIS. Thank you po. Na sasama kahit saan kayo pumunta, armed bodyguard yun, license from SOSIA na para magsilbing protection nyo. Thank you po. Ayan, kung nakikinig ka, Christopher Talavera, Gabriel Talavera, Jesus Talavera, may panabla na sila. Para maging level ang playing field, hindi naman pwedeng kayo lang may baril. Dapat yung mga staff namin may kasamang may baril. Para kung sakali man palayo lang, pwede kayong pagbabarilin din. Hindi yung kayo lang may karapatan na bumaril. Now, kausapin natin itong complainant.
si Mr. John Ri. Magandang hapon sa iyo, John Ri. Mas gwapo po kayo sa tanghali, Idol. Uy, salamat naman. Ako'y natutuwa, medyo okay ka na. Opo, Idol. Kasi nung last time tayo mag-usap, talagang halatang halata yung nadaramo pang sakit na tinamo mo. Opo, inisip ko nga po yung anak ko, Idol. Ilang anak mo? Isa lang po, Idol. Gano'n ka nakatagal nagtatrabaho sa Talavera? 3 years po, Idol. At sa loob ng 3 years na yon, puro pang-aapi ang nangyari? Idol. Bali, ano po, never po kaming nakatanggap ng double pay po sa holidays. Bakit? Kuripot po kasi yung boss namin. At maigpit daw? Sobra po, Idol. Kung minsan nakakatikim pa rin kayo ng mga pananalita na hindi maganda? Opo, Idol. Yung in Europe pong, maring hindi sa'yo pero sa iba, mga kasama mo, in Europe pong cash band, pinauutang sa inyo? Opo, Idol. Tapos pinatutubuan? Opo, bali nilalagay po sa lending po yun, Idol. Yung cash ba ninyo nilalagay sa lending? Kapag magtetela ka, yung tela po kasi, Idol, bali gawa po nila, bali meron pong affiliates yung ano po, yung Talavera Group of Companies na... Oh, meron silang lending company, itong Talavera. And then kapag hiram po ako ng pera, bali dun po sila sa cash ban ako magbabase kung magkano pong ibibigay. And then, yun po, meron pong patong. Ay, masama ata yan. Kasi cash ban mo yun, pera mo yun eh. Hinulugan mo yun eh. Diba? Opo, Idol. Tapos ngayon, gusto mo lang maghiram muna sapagkat kailangan mo ng pera. Pag ibalik mo, may tubo na. Opo. Kanina mapupunta yung tubo sa kanila? Sa kanila po. Kaya nga, so parang pinipirito ka sa sarili mo mantika. Opo, Idol. O, hindi kayo pumapalag? Bali, yun po kasi, Idol, ang sinasabi po sa amin. Bali, ito kasi ibang affiliates. So, ako po, naiintindihan ko naman po. Naiintindihan mo? Ako hindi ko naiintindihan. Naiintindihan ko po yun? Yung sinasabi. Pero, ito po, Idol, dapat po talaga, wala po dapat na interest yan eh. Kasi pera mo yun eh. Opo, pera ko po yun. And then, ang hirap pong kunin yun. Bakit mahirap kunin? For example po, Idol, kapag ikaw ay resigned na, and then kapag, siyempre po, meron na po tayong cash band na sinasabi. Dapat makukuha mo yun pag resign ka na. Dapat po makukuha po ng within na 2 months daw po after po ng exit clearance. Okay. And then ang nangyayari po dyan, Idol, parang nagiging 4 months po yung processing kung hindi mo ina-update. Bakit 4 months? Eh kung nakapag-submit ka na ng exit clearance, na meet mo na lahat ng requirements para sa clearance mo, ba't hindi ibigay agad? Balik, clarify daw po nila lahat po ng utang mo sa company, parang ganun daw po. Oh, ang bilis naman ma-check yan. Oo nga po. Maski na araw lang. Di ba? O baka naman kasi yung cash ba ninyo pinatutubuan pa doon sa kanilang lending company. Hindi kaya ganun. Opo. And okay. Then, sabi po, Idol, bali po, pag mag-ihram po, ay depende daw po sa sa cash band mo. Kung limbawa, 5,000 yung yung cash band mo, gaya po sa akin, bali mag-a-apply ako, bali yung 5,000 na po yun, hindi po nila ibibigay na buo. Bali magiging 4,000 sa approval po nila. Depende Bakit? Po sa approval po nila. Baka daw po, hindi na papasok. Ganun. Gumagaw sila ng sarili ng sistema. Tuwing sweldo, merong kinakaltas na amount para sa abuloy, wala namang namamatay. Opo, Idol, pero ito po, tinanggal na po nila. Pero dati po, sa 3 years ko po, parang itong taon lang po nila tinanggal. Kapag hindi na po namin tatanungin kung para saan po yung AR others, hindi na po malalaman kung para saan po yun. So, saan pupunta yun? Bali, sabi daw po, may namatay. Kasi ang pagkakaltas para sa abuloy o sa mga deduction, maliban na lang sa mga benefits tulad ng SSS bill pag-ibig, kailangan merong pahintulot sa inyo. Opo, Idol, dapat po sana. Kaso kapag hindi po tatanungin sa payroll, hindi mo na po malalaman. 13-month pay? Kulang po. Kasi po nito pong 2018, ang nakuha ko lang po, 7-5 po at hindi ako nagkakamali. And then wala pa pong payslip. Walang ring OT? Nung nakausap po namin yung Dole, sabi po dapat sana, kapag OT, yung bayad mo ay may 25% na kapag sa OT. Bali, ang nangyayari po, Idol, yung saradong araw na po yan. Halimbawa po, kapag 360 kami, kasi sa minimum po kami, kung naka-OT ka ng 8 hours, bali, ang bayad mo lang doon ay 360 lang din. Wala po yung 25% na sinasabi. Ma'am, kayo naman, ma'am, anong gusto nyo sabihin? Afternoon po, Idol. Isa po akong cashier sa Hypermart. Pag nag-absent po kasi kami, may kaltas po kaming 300. Hindi na nga po kami pumasok, meron pa po kaming kaltas. Teka muna. Penalty. Pag hindi ka pumasok, no work, no pay, okay yan. Na okay. Hindi ka swelduhan sa araw na yun kasi arawan tayo, di ba? Halimbawa, 360. So pag hindi ka pumasok, kunyari sa araw na ito, minus 360 ka. Pero okay. Sa Talavera, Hypermart, bukod pa sa no work, no pay, meron pang? Penalty po penalty. Na 300. Oo. Nahilo ako doon ah. Bakit daw po may penalty? Hindi naman po nila sinabi, Idol. Kasi ang alam ko lang, no work, no pay, pwedeng ipairal yan. Pero yung wala ka nang bayad, parang ikaw pa nagpapasweldo sa kanila tuwing ikaw ay mag-absent. Kailangan daw po mag-file ng leave po. Pero pag hindi po kasi kami naka-file, may bawas po talagang 300. Para sa kalaman ng lahat ng mga manggagawa, 5 days paid leave ang nakasaad sa ating batas. Sa loob na isang taon, may 5 araw po kayong pwedeng gamitin na yan ay para magbakasyon kayo
o pag kayo po ay nagkasakit. At kapag hindi nyo po yan na kuha o nagamit, pwede po may convert sa cash yan at babayaran kayo. So wala kayong 5 days. Meron po, pero ngayong 2019 lang po. Na-implement. Hindi lang nangyari po dyan. Dapat po hindi po i-co-consume na ano, na dire-diretso. Pero basta importante, meron dapat. Okay. Pero wala itong 2019 lang. Opo, Idol. Okay. Kayo naman po, ma'am. Kasi yung nasa harap niyo po, nagpa-inspect po ako sa mga tao ko, sa KF po ako, sa Food Express po. Ngayon po, lahat po ng holidays, pinapasok po namin, Idol. Straight pay lang. Except, pero hindi po double pay kasi restaurant nga po sa amin operation. Tapos yung mga tao ko po, underpayment po sila. 220 lang po yung sahod nila. Tapos sobra pa kami sa oras, sir, ng 2 hours. Walang bayad yung 2 wala hours? Wala po. Dapat meron po yun, OT. And nasa pay slip ko, sir, wala pa akong day off, sir. Kailangan sana, every 6 days, I am entitled for a 1-day rest. Correct. Dapat man lang po, at least, sa isang linggo, 1 day off. Hindi po pwedeng magdiretso ang empleyado. Yes po. Kasi supervisor daw ako, so kailangan po, pumasok daw ako. Ay, hindi. Hindi porket supervisor ka na, kailangan magtrabaho ka ng parang kalabaw. Opo, sir. Kung yung makina nga po, kailangan magpahinga dahil kung hindi, mag-overheat, sasabog, tao pa kaya. Opo, sir. Kasi nag-resign na ako, sir. Marami kasing illegal deduction po sa akin. Tulad ng? Tulad ng mga kahera ko, sir, kasi pag na-short sila, ihahati po nila yung short nila sa akin. Alright, para maging patas naman tayo dito. Pwede naman ho magkaroon ng patakaran na dahil sa kapabayaan mo, ikaw yung kahera, dapat panagutan mo yan. Yes, okay sir. Sa akin yun. Yes, sir. Basta't yun ay naipaliwanag sa inyo ng maigi na magkakaroon ng pananagutan ang sino mang na-short. Yes, sir. I don't think there's anything wrong with that. Ganun ano pa, ma'am? Yung mga shortages namin, may plus penalties pa. Kung kahit nasa espesos lang po yung short mo, plus 20 yung penalty. Yun. Sir. Yun na yung illegal. Kung ano lang dapat short mo, kunyari, short ka lang ng 20 pesos, 20 pesos lang ikakalta sa sweldo mo. Yes, pero hindi pwede yung 20 pesos plus kung magkanong porsyento? Yes, ah. Pati yung ano, sir, overage. Di ba may sobra-sobra kami? Halimbawa, sir, yung mga client namin, sir, sa restaurant, may sobrang barya, sir. Okay. Siyempre, iriribit din namin yun, sir. May penalties pa rin kami, sir, kahit sobra yung iriribit namin sa kanila, sir. Teka muna. Di pag sobra, di ilagay mo lang sa tip box. Di ba wala, pwede? Wala, sir. Kailangan iribit mo lahat, sir. So pag nagsobra, may multa ka pa? Opo, nagbigay sir. Ka na nga ng pera sa kanila, opo. Dagdag sa kanilang kita dahil may swapang multa. Sila sa pera. Yes, sir. Kami pa may multa. 20 pesos. 20 pesos pa? Yes, sir. Ma-short kami multa. Sumobra yes, kami multa. Yes, sir. God. Tungkol sa kasban namin, nandyan po yung regulations. Meron pong memorandum sila na sinusunod 2 months lang. May mga tao po akong hindi pa nakukuha yung mga kasban nila, sir, kasi takot sila. Ngayon, sir, yung mga quit claims na pinapirma po sa amin, may sulat pa si Sir Bellodan na for immediate compliance kayo. Okay, so may kautusan na si Secretary Bellio, yes, hindi sir. Nila sinunod? Hindi nila sinusunod, sir. Instead of non-complying the order of Secretary Bellio, sila pa yung gumawa ng ano na naman, sir. Pinapirma yung mga tao ko na nakatanggap na kahit hindi, sir. Nandyan po yung petition ng mga tao ko, sir. Pandarambong to. Yes, kahit sir. Na hindi pa nakatanggap ng pera okay. Galing sa DOLE na kung saan sa HR po pinatawag yung mga tao ko. Kaya nga po, dahil nga may desisyon ng DOLE na kailangan magbayad sa inyo, yes, sir. May kautusan, kailangan, dahil sa inyong reklamo sa DOLE, bayaran na kayo. Yes, pero hindi in-implement, hindi kayo binabayaran. Hindi po. Hindi kayo pumapalag. Pumalag kami, sir, kasi nag-conference kami last Friday. Kasi ini-insist nung legal nila, may quit claims daw, sir. Yung quit claims nila yan, wala naman natanggap yung mga teka tao, muna, sir. Hindi eh. Iba yung quit claims, iba yung utos ng DOLE dahil nanalo kayo sa kaso yes, na ibigay yung pera. Oh. Ba't niya isasama yung quit claim? Ayun ang ini-insist yung legal nila, sir. Pero may mga petition yung mga tao ko na hindi sila tumanggap any single cent, sir. Kasi yung quit claim na yan, sir, pag kinukuha namin yung kasban namin, sir, yan ang ginagamit sa amin para hindi magreklamo. Yung pagkain pa ng anak niyang 2,000 is na-deduct pa sa akin, sir. Pagkain ng anak? Oo, na si Ma'am Jen Talavera. Hindi lang ako, sir. Pati bakit si Ma'am Jen kumakain siya? Nag-AAR kasi sila sa amin, sir, ng pagkain nila. Sa restaurant? Opo. So kakain yung anak sa restaurant, lalamon. Mag-take out sila, sir, sa bahay. Mag-take out ka, lalamunin yun. Opo, sir. Take out ng anak ni Talavera. Opo. Pagkain sa bahay, magkano halaga halimbawa? Eh, bali yung total amount na chinards po sa amin is 8,000.
Alam nila na tinake out ng anak nila opo, yung 8,000. Alam namin sir kaming mga empleyado, oh, ang dahilan lang po nila. Pero bakit ibabawas sa'yo? Bakit hindi nilang opo i-charge doon sa anak? Wala daw siyang pirma sir. Samantalang pag kami ang nag-AR sir, kahit wala po kaming pirma, nakatawa, tinatanggal po sa amin. Porket sila yung may-ari ng company, bakit kung wala silang pirma sir, ayaw nilang i-acknowledge yung kinain nila sir. At bakit nga wala silang pirma? Eh, siyempre sir, nagmamadali na siya kasi sa guard lang namin iniiwan yung mga pagkain na yan, sir. Kasi so, siyempre, nakakaya naman kung amo. Sabi, amo, pirma ka rito, opo, baka ma-insulto pa. Kasi empleyado lang po kami, sir. Sumusunod lang po kami sa gusto nila, sir. So, palagi nangyari ito, yung amo nila mag-take out yung anak ng amo tapos natcha-chat sa inyo? Tinatawag lang po kasi sa amin sa true customer service. So, tatawag? Kasi no, sa restaurant kayo na, opo, oh, sir, magluto ka dyan ng ganitong ulam at iti-take out opo ng anak ko si Poncio Pilata. Opo. Chat sa inyo. Yeah, nung, kasi hindi nyo nga napapirma. Hindi daw nagpirma. Sir. Pero alam ng anak nila na nilamon niya yung pagkain na yun. Yes, sir. Ba't din nyo kinontest sa nilaban na bakit nyo i-chat sa amin yan? Eh, ang kumain naman yan, anak nyo. Wala po kaming magagawa, sir, kasi sila po yung boss namin, sir. Kaya parang ano, sir, sakal kami talaga. Sa akin naman po, sir, 10 years na po ako sa Talavera na tatrabaho. Dati po, saan branch naman po? Talavera Hypermart, Mahalika Highway, warehouse po ako. Okay, ano naman po yung sa akin po kasi, sir, 10 years. Dati ang duty, 11 hours po, sir. Ang pasok ng opening is 7:30, ang uwi ay 6:30. Wala pong overtime po yun. Asik, Georgie, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Nakikinig ho ako sa mga discussion, although somewhere in between na ho ako naka-phone pad. But nonetheless, I was able to get some appreciation of the case. At yung sa una pong nagsalita, ito tungkol to sa Talavera, ang gusto ko hong malaman ay tungkol dun sa compliance order ni Secretary Silvestre Bello na sinasabi nyo. Wala nga po, ayaw mag-comply. Hindi po pinakikinggan. In fact, ang ginawa nila, they went around sa pamagitan ng pag-ask dito sa mga empleyado na napag-utusan ng dole na bayaran, pinapipirma sila ng quit claim. Kung ganyan ho, nandito ho kami sa opisina ngayon sa Intramuros. Is there a way na magkausap ho, makapunta sila sandali dito sa office, dala-dala lahat ng mga dokumento? Kasi mukhang na-actionan na ito, at least as far as the regional office in Isabela is concerned. Malaki ho ang weight ng compliance order na yan ni Secretary Bello. At kung meron na siyang order, dapat ho ay matupad o masunod. Dahil yan naman ho ay basic requirements under the law, under the labor code. And therefore, kung ano man ito na napag-aralan na ng regional office natin, eh dapat sinasabi nila sa amin din kung na-comply na nila. Mabuti na lang ho at nakaka-receive kami ng ganitong feedback of non-compliance from people through your radio station or television station. So maraming salamat po. A-actionan ho namin to agad. Salamat po kasi ngayon lang kinakarinig nitong reklamo ito and kilala ko po kay ma'am, mabilis ko kayo umaksyon. Ang siste, ito po mga dole, mawalang galang na po, hindi naman lahat, sa Kawayan City, Isabela, sir, sila po ay hawak na sa liig nitong Talavera Group of Companies simply because sila po ay natatakot o dili kaya ay ma'am, sorry ulit ha, nasusuhula na, bayad na. Ito ho ay isang allegation na nanggagaling. So kung ano man ho itong complaint na ito or allegation, we would also appreciate it, sir, kung ito ho ay magiging official o madodocument by way of an affidavit kung saan man po nanggaling itong allegation na ito or assertion. To be fair, and part of the due process. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, yan po yung allegation true. Pero it doesn't take a rocket scientist to figure it out kung bakit paulit-ulit na po nagbigay ng desisyon ang DOLE and yet hindi in-implement. Wala silang katakot-takot sa DOLE. Binabastos nila yung kautusan ng DOLE at yung DOLE, in some cases, dinidelay po yung kanilang ginagawang aksyon. At one time, may nakausap po kong taga-DOLE sa Isabela, pati ako ho'y pinaikot-ikot. So siguro ma'am, makakapag-isip ka, bakit ganito sila? Bakit ang tamad nilang umaksyon pag Talavera, pag ibang kumpanya, ang bilis? Ano meron sa Talavera? Kaya nga, yun na nga ma'am, magkakaroon ng allegation, magkakaroon ng assumption. Unfortunately, kahit nasabihin na natin, maaring hindi totoo. Pero dahil po sa kanilang actuation, sa kanila pong pag-uugali, then nakakapag-isip ang sino man. Isa pa ma'am, makatarungan ba yan na kapag ang tao ay nag-absent, ay minumultahan? Di ba dapat no work, no pay, tama na yun. Pero after na no work, no pay, minumultahan pa po kapag hindi nagpasok sa trabaho. Hindi naman ho yan tama. Kung isang linggo po hindi nagtrabaho yung tao, so isang linggo po siya magpapasweldo, ipapasweldohan po ng trabahador ang kanyang amo. May
lawful computation ho tayo dyan, Sir Rafi, as far as absence is concerned, no? Pwede nga kung may applicable leave or vacation or sick leave, then kung ma-apply yan, di ma-apply at hindi mababawasan ang sweldo. But let me assure you that the Secretary will act on this judiciously and expeditiously. Kung maibibigay nyo lang po sa amin lahat ng detalye, at iniimbitahan ko ho ang the lady and the gentleman who spoke a while ago. Yes, ma'am. To pumunta sa office, nandito ho kami, antayin namin sila. Good. And sige, bibigyan ho namin sila ng panahon. Ngayon, hapon, kung kailangan o kung kailan man sila available, sir. Madam, ganito po. Andito sila, sasamahan po namin sila nandyan sa inyong tanggapan agad-agad. Now, dumarami na at dumarami na po ang mga complainant. Yung iba po, hindi makapagpunta rito. So far, lima lang po pinamasaya namin. Gastos ko po ito, personal money ko. Mm-hmm. Pinag-eroplano ko papunta rito. Pero ma'am, umabot na sa 100 na mga empleyado ng Talavera Group of Companies. Kasi itong Talavera, napakaraming negosyo po ito. Nagkalat po sa buong probinsya ng Isabela at meron pa ibang mga probinsya. 100 na po, former and present employees na gusto magreklamo. Ganun po katalamak ito pong ginagawang violation sa ating labor code. Tama po ito, ma'am, sinabi nyo. Diyan na lang po sa inyong tanggapan. Sasama namin ang investigasyon po, main office na. Oo, masusing titignan ho namin ito agad. Pagbibigay, alam ko immediately ngayon kay Secretary Silvestre Bello po. Kasi ma'am, itinawag na namin ito sa Congress. At yung Congress po, magkakaroon ng full-blown investigation pertaining to this. Ang request ko lang, ma'am, dahil kayo po yung napakagandang kausap, baka pwedeng umpisa nyo na po, ma'am, na paimbestigahan na rin lahat po ng kumpanya ng Talavera Group of Companies. Ibibigay po namin sa inyo para masagasaan na po lahat ng mga empleyado na naapi at hindi po nabigyan ng tamang pasweldo, at yung mga nakaalis na, mabigyan pa rin kahit papaano yung mga perang nawala sa kanila, madam. Makakatulong po yan, sir. Kung mabigyan nyo kami ng ganyang vital information, we'll appreciate it, sir. Sige po. For the meantime, itatago namin sila in a safe place today, and then kung hindi na mahabol today, tomorrow, ma'am, first thing, pupunta ko kami dyan sa inyong tanggapan. Sige, ma'am, off-air, mag-usap tayo lahat para hindi natin telegram yung mga plano natin dito sa mga Talavera magkakamagana. Okay. Salamat po, madam. Ngayon naman, kausapin natin ang PDEA. Christopher Talavera, so makinig ka. Mr. Derek Carrion, spokesman ng PDEA. Sir Derek, magandang hapon. Yes, sir. Good afternoon. On behalf of Director General Aaron Aquino. Kukuha lang po sana kami ng information kahit na kung ano po yung mapoprovide ninyo. Tungkol po dito kay Christopher Talavera, yung kanyang drug case 2016, dyan po sa Kawayan. Ano pong nangyari noon? Ayon sa operational data po natin, dating back January 22, 2016, may bypass operation po na isinagawa ang PDEA Regional Office 2 po sa may area ng Rosemary Reyes Street, District 1, Poblacion, Kawayan City, Isabela. Ang subject po nito ay dalawang tao, sir. Particularly, Geoffrey Caibigan E. Albano and si Christopher Talavera. Unfortunately po, si Christopher Talavera alias Toti ay at large or nakatakas po during that operation. Mm-hmm. At ang nahuli po natin ay yung kanyang kasama na si Geoffrey Albano Caibigan. Okay. So kinasuhan natin sila, sir, for violation of Section 5, but it's for selling dangerous drugs. Article 2 of Republic Act 9165, dahil by bust operation nga po ito. Yes, sir. Apparently, yung huling verification ko po doon sa ating regional office, sa legal officer, ongoing po yung kaso laban kay Mr. Geoffrey Caibigan. Okay. Ngunit, ayon po sa regional legal service or legal officer ng PDEA Regional Office 2, ay na-dismiss po yung kaso laban kay Christopher Toti Talavera. Na-dismiss yung kay Christopher Talavera? Yes, sir. So, of course, we do not know the merits. Hindi na po ako privy to the merits. Pero yun ang huling feedback sa atin, sir. Pero sa nung mga oras na kinakadak yung bypass operation, bakit hindi po nakalawit itong si Christopher Talavera at yung nakalawit lang yung driver niya? Well, apparently, ginawang sacrificial lang itong si Caibigan. Siya na iniwanan na po siya. Ah, ginawang sacrificial lang? Siguro, ganun na sira nangyari. Dahil ang inabutan lang ng tropa, ito nang si Geoffrey Caibigan. At nakatakas nga po itong si Christopher Toti Talavera. Ayun, okay. Nagkaroon ba siya ng inkwento, barilan or something? Yes, sir. According to the operatives who were involved during that operation, these people made an attempt to run away from the operatives. Okay. Kaya po, in an attempt to immobilize the vehicle, pinaputukan po minsan. They were once
shot was fired to disable the vehicle. At yun nga, palagay ko, dun po, siguro, dun nag-decide itong si Toti. I could only surmise. Dun siya nag-decide na umalis po. So, na-dismiss po yung kaso laban kay Christopher Toti Talavera. How about dun po sa kay kaibigan, yung kanya pong driver? Well, apparently, presentation of evidence na po. Ongoing yung hearing, in other words, sir. Presentation of prosecutorial evidence against itong si Geoffrey Kaibigan, sir. Siguro po, kaya na-dismiss kasi nakataka siya. Samantalang si Kaibigan, siya yung nahuli ang red-handed. Siguro, iyan lang po yung sinusurmise ko. Yes, sir. Sabi dito, nung based on yung message sa atin, presentation of prosecutor evidence na against Mr. Kaibigan. Pero yung kay Talavera nga po, dismissed. So, well, because he's not physically present and on the appreciation of the prosecution, sufficient na para i-establish ang tail against itong isang suspect. But definitely, dalawa po silang subject ng bypass during that time. So, bakit hindi natin sa kinuha sana na state witness yung si kaibigan? Kasi driver lang naman siya, so mas less yung kanyang kasalanan kumpara dun sa pinaka-boss. Nasa appreciation yan, sir, ng prosecutor. That's beyond. Kasi once na, alam niyo naman, sir, ang ating criminal justice system, once we transfer jurisdiction of a case by submitting it to the next level or the next pillar of the justice system, opo, yun na pong prosecutor ang magpe-present nito sa korte. And so perhaps that's why ganun na naging discarte po dito, sir. Para maging maliwanag naman at maging fair naman kami rito, dismiss na po yung case against Christopher Toti Talavera, yung drug case 2016. Yes. Pero ongoing po yung case laban sa kanyang driver na naiwan, yes, sir, matapos nang tumaka si Christopher. Ongoing, yes, po yung kaso. Yes, sir. Ongoing. Buhay na buhay po yung kaso. And it's still being heard in the RTC in Isabela. Hindi ko lang, sir, alam yung exact branch. Suffice it to say, this probably validates yung information na nabigay po sa inyo, sir, that indeed Mr. Talavera became the subject of an anti-drug operation sometime. This was in January 22 of 2016. May mga nahuli pong shabu. Yes, sir. Hindi ko lang po, wala lang po yung report na pinadala sa akin kung gaano karami. Mahigit isang taon po ako regional director doon. Usually, pag bypass ang usapan doon, sir, talagang tingi-tingi sila magbenta. Pero hindi rin nawawala doon, sir, yung mga bulk smuggling through the shorelines. So, we all know where the supply is coming from. Many of them are smuggled. Although, nagkaroon din ng Shabu Laboratory na dismantled doon sa Lasam, Cagayan noong February of 2015, I believe, sir. Okay. Meron din kasing nag-message din sa amin, bukod sa Kawayan, meron pa rin daw nangyari na bypass operation na hindi rin naging successful sa Caloocan naman. At isang Christopher Talavera, hindi lang masure kung connected ba itong si Christopher Talavera, yun sa Caloocan, doon sa Christopher Talavera na nasa Kawayan. May balita ba kayo doon sa nangyari sa Caloocan naman? Unfortunately, sir, wala po. The records that we were able to call from our office only reflected itong January 22 operation nga sa Kawayan, sir. But, hindi malayo kung nagkataon, sir, na nagawi siya rito, maybe. But hindi natin masabi, sir, dahil wala po tayong hawak na records. Dahil na-assign naman po tayo doon, nagtanong-tanong po ako mula sa mga kakilala doon. Well, I understand that he has a reputation. He has a reputation. Okay. Sige, yes, po. Maraming salamat po, Derek Carrion, spokesperson, yes, ng PDEA. I hope nagkikinig lahat ng anti-drug unit ng PNP. Pidea, alam niyo na kung anong dapat gawin para hindi na maulit yung mga ganito. Maging masigasig sa operation para talaga makakahon. Congressman Nina Nins. Idol, maganda nga po ulit sa iyo at sa milyong-milyong tagapakinig ng Wanted sa radyo. Update, Nins. Oo, yes, Idol. Ito nga po, upon learning yung kahapon nga, yung pumutok nga itong matinding allegasyon ng korupsyon na nangyari nga po dyan sa Kawayan Isabela RDO, kaugnay po dito sa Talavera Group of Companies na questionable tax payments. Alam mo, Idol, mabilis kumilos dahil through Director Mori Pulhin, ayan, imi-mention ko na siya kasi isa rin siya sa tumutulong sa atin dito sa Congress. Itong si Director Mori Pulhin, Director ng Committee on Ways and Means, agad nilang tinawagan nga yung tanggapan ni BIR Commissioner Dulay, and immediately nagpatawag na nga po ang kanilang tanggapan dito sa mga concerned former, yung mga dati Idol at saka yung current BIR officials na naka-assign dyan sa Kawayan Isabela, and binigyan na sila ng instruction na magkaroon daw po ng urgent report dito nga po sa mga allegasyon na ito ng korupsyon dyan po sa RDO sa May Isabela. And okay, nagbigay din po ng instruction itong Committee on Ways and Means at ito nga pong tanggapan din ni BIR Commissioner Dulay na magkaroon ng review sa lahat ng mga tax payments
dito po sa Talavera Group of Companies to make sure na kung talagang kung lahat ng ito ay talagang above board. Okay. At least ang kagandahan nito, Congressman Nains, main office na mag-imbestiga, hindi na yung mga taga Isabela Villar. Yes, that is correct. Talagang umaksyon kaagad sila. In fact, Idol, ang kagandahan nito, very cooperative kasi kasama din natin sa Partylist Coalition, yung vice chair ng Committee on Ways and Means, na sila po yung sa oversight, si Congresswoman Sharon Garin. Kanina, pinakausap pa niya sa akin, mismo assistant ni Commissioner Dulay. So, lahat nga ng mga concerns natin, i-viber ko sa kanya ulit after natin mag-usap, na talagang a-action daw po sila. So, hindi lang dito sa Committee on Ways and Means Director Mori Pulhin ang umaaksyon, maging itong tanggapan din ni Vice Chairperson Congresswoman Sharon Garin. So, yun ang mga update dito sa Talavera Group of Companies. Sweet! Okay, sorry. Ay, yung sa Dole, although cooperative naman yung mga kaibigan natin sa Dole, tulad ni ASIC Georgie Aragon, baka pwedeng tuloy-tuloy lang pagtutok ninyo dyan sa Congress para masiguro na talagang yung pag-iimbestiga, full-blown investigation, manggagaling sa main office, huwag sa Isabela. Yes, Idol, we will make sure of that, na talagang yun ang mangyayari, na para hindi magkaroon talaga ng whitewash at hindi magkaroon na naman ng bayaran or whatsoever. Talagang main office na. And talagang ina-assure naman talaga tayo ng tanggapan ni Commissioner Dulay na a-action po sila. At yun nga, kailangan magbigay kaagad daw ng urgent report dito nga po sa aligasyon na ito. Congressman Nains, maraming salamat. Congressman Nina Taduran, Assistant Majority Floor Leader, ACCIS. Maraming salamat po, Idol. So, itong gawin natin, Kay. Yes po. Isisecure namin kayo sa isang secure na lugar and then pupunta tayo sa Dole, main office. Okay? Yes po. Ano, ayaw magsalita nung mga taga Talavera? May sakit daw po yung owner idol na si Gaudicio Talavera. Well, get well soon, Mr. Talavera. Pastilan. Abi na ako, karag mga maot ang ugali, di nagkasakit. Muampog jud ko sa Lord. Di ka mo kasabot. Di na mo matani. Og kuhaon na ni Lord. Salamat ang taon. Ang sinasabi ko, mabait po kami lahat dito. Amen.